Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang nangyari kay Nonito Donaire. Hindi na po tuloy ang laban ni Donaire dahil nag-positive sa virus. Dapat magaganap sa December 19 ang laban niya kontra kay Emmanuel Rodriguez para sa bakanteng WBC pero hindi na po matutuloy ang laban. Kung matatandaan mga tol, dapat December 12 ang unang laban ni Donaire laban kay Nordin Obali. Pero nag-positive din sa virus si Nordin Obali kaya hindi natuloy. Kaya nalipat sana ito sa December 19 laban kay Emmanuel Rodriguez. Pero sa kasamaang palad, si Donaire naman ang nag-positive sa virus. Pinag-aaralan pa ngayon mga tol kung magpapatuloy pa rin sa laban si Emmanuel Rodriguez kung lalaban pa rin ba ito para sa bakanteng WBC. Wala pang malinaw na kalaban kung sino ang ipapalit kay Donaire mga tol, pero may nababalita na posible palitan ni Raymart Gabalio the Assassin, ang isang undefeated na pambato natin sa bantamweight division. Dapat magkasabay lumaban si Nonito Donaire at si Raymart Gabalio. Main event sana si Donaire, undercard naman si Raymart Gabalio. Maganda sana kung si Raymart Gabalio ang papalit kay Donaire para lumaban sa bakanteng WBC. Pero ang problema mga tol, wala si Raymart Gabalio sa ranking ng titulong WBC. Hindi pwede paglabanan ang bakanteng WBC kung wala sa ranking. Kaya pwedeng papalit si Raymart Gabalio laban kay Emmanuel Rodriguez pero walang titulo ang paglalabanan. Kung walang papalit kay Donaire para kalabanin si Emmanuel Rodriguez, baka tuluyan ng mapurnada ang event sa December 19. Pagkakataon sana ito ni Raymart Gabalio, kasalukuyang number 1 contender para sa titulong WBA, pero hindi man lang sumabit ang pangalan niya sa top 10 contender ng WBC. Malaki sana ang tsansa na pumalit kay Donaire basta nakasama sa top 10 contender ng WBC. Kung tignan po natin ang ranking ni Raymart Gabalio sa apat na major title, pagdating sa WBO, number 12 contender laban kay Casimero. Pagdating naman sa titulong IBF, wala rin sa ranking, ganun din sa WBC. Pero number 1 contender sa WBA. Kaya maghintay na lang tayo mga tol kung ano ang mangyayari sa napurnadang laban ni Nonito Donaire. Ano ang masasabi nyo dito mga tol? Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po.